pinakamalaking units namin. Ito po yung pang family talaga, sir. Pang ilang tao po yan? 6 hanggang 8 po yung kaya niyang isakay, sir. 6 hanggang 8. Narinig niyo yun, guys. 6 hanggang 8 tao ang kayang sumakay sa ganitong unit. Ilan ang maximum weight capacity nito? Maximum load weight niya po is 450 to 500 kilos. Ito yung pinakamabilis sa lahat ng mabilis nating unit. Pinakamabilis sa lahat ng mabilis. So siya po is 2000 watts motor power. Uy. 72 volts, 20 ampere po yung kanyang battery. Speed niya naman po is 95 kph or kilometer per hour. Wow. And distance po is 80 maximum. Grabe to, ha. Malakas at pangmalayuan. Pangmalayuan itong unit na to. So ito po yung pinaka latest nating model kay Chandler. Mm. So ito po ang tinatawag siya na Chandler Pogi. Chandler Pogi. Yes po. Wow. Yung po Chandler talaga. Pogi. Dahil sobrang pogi niya talaga, sir. Busog sa specs niya. Ito naman, sir, mas bago yung itsura niya, yung appearance niya. Makikita niyo, sir, naka-power steering na po siya. Kona XP naman po, bukod sa mas malaki siya kumpara dun sa ibang three wheels natin. Bukod tanging, siya lang ang merong bumper. Yes po, tama yun. Eh, no? Siya lang ang meron niya. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Tardos Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Cavite upang bisitahin ang isa sa may pinakamurang magbenta ng mga e-bike dito. Ito ang Waymaker Cycle Center. Guys, sa mga naghahanap dyan ng mga pangmalakasang unit or sa mga naghahanap dyan ng murang e-bike magmula sa 2 wheels, 3 wheels hanggang 4 wheels, kagaya nga nitong nasa tabi ko ngayon, no? Alam nyo ba, itong unit na to ay kaya lang namang maglaman ng 6 hanggang 8 katao, guys. Ganyan karami ang pwedeng maisakay dito sa unit na to. Kaya naman, kung interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga available na unit dito sa Waymaker Cycle Center, eh syempre, tutukan nyo lang itong video na to at panoorin nyo hanggang dulo para lahat ng detalye na kinakailangan nyo ay makuha nyo kagad sa panonood nyo pa lang ng video na to. Nga pala guys, ipagpapauna ko na sa inyo, yung mga unit na may papakita natin dito ay mga nakapromo na. Kumbaga, extended promo nga daw eka nga nila dito sa Waymaker. Kaya naman, swerte-swerte kayo at napakalaking bagay kapag napanood nyo itong video na to at naghahanap kayo ng mga murang mabibilan ng mga unit dito sa Cavite. Eh syempre, malaking discount ang ibibigay sa inyo dito sa Waymaker Cycle Center. Pero bago tayo tuloy magsimula, guys, baka pwede nyo namang i-like itong video na to, share nyo na rin, tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section, dahil yung pag-share nyo ng mga ginagawa nating video at pag-like nyo nga ng mga video natin, eh malaking bagay na yan, lalo na sa mga ginagawa nating mga video katulad nito. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, hit nyo na rin yung notification bell. At syempre, huwag nyo rin kalilimutang i-like and i-follow ang ating Facebook page para lagi kayong updated kapag meron tayo mga bagong video na inilalabas katulad nito. So tara na, guys, samahan nyo na ako maglibot-libot dito sa Waymaker Cycle Center dito sa Naik branch nila. Diyan lang kayo, guys, tutok lang kayo. Samahan nyo ako today. Let's go! Guys, ito at kasama na natin yung mag-a-assist sa atin ngayong araw dito sa vlog natin sa Waymaker Cycle Center dito naman sa Naik branch. Pinapakilala ko nga pala sa inyo, ang napakagwapo pero napakabait, guys. Ito nga pala si Alfred. Yes, kamusta, Alfred? Yes. Okay lang, sir. Welcome ulit sa Naik branch, sa Waymaker Naik branch. Baka pwede mo namang imbitahan yung mga manonood natin dito sa Naik branch. Ayun. Imbitahan ko po kayo, please visit our store sa Waymaker Naik branch. Located po ito sa Bayo Silangan. In front po ng Shell gasoline station, malapit lang po, RRJ. Okay. Tuwing kailan, tuwing anong oras ba tayo open dito? Nag-operate po tayo 7 days a week. So from Monday to Sunday po, bukas tayo simula 9 a.m. to 6 p.m. po. Yun, yung contact number na pwede nilang tawagan, baka pwede mo namang pakibanggit sa kanila. Pwede naman po sa contact number, pwede nyo pong i-visit yung FB page namin, Waymaker Naik po. Nakapost po doon lahat ng details at information ng aming branch. Kasali po doon yung landline namin, tsaka po yung
cell number namin. Yun. Alfred, dito ba sa Waymaker Cycle Center Nike Branch, ano yung mga available yung mga unit? Meron ba tayong mga naka-sale? Meron ba tayong mga naka-promo? Ganyan. Tama-tama, sir. Meron tayo ngayong extended promo, extended July promo. So yung July promo na yun, hanggang ngayon po ongoing siya. So dito po sa atin is lowest price, mas pinababa pa dahil sa promo natin. Ano-ano ba yung mga pwede mong ibahagi sa aming mga unit dito? Baka pwede mo kami sampulan ng mga available yung unit. Saan ba tayo unang pwede mag-start? Eto sir, pakilala ko sa inyo yung pangmalakasan nating single unit. Uy, pangmalakasang pangmalakasan sir na e-bike, okay? Yung specs naman nito sir is 500 motor power watts or what? 500 watts yung motor power niya, 20 ampere battery, 48 volts yung voltage. Then yung speed niya po is up to 45 kilometer per hour. Wow, yung bilis na rin ah. Opo, yung price niya naman sir is dati siyang 21,000 pero dahil sa naka-extended promo tayo, 19,500 na lang po, maa-avail niya na. Wow! Ang ating ST. Yung mga ganito, Alfred, kailangan pa ba nilang iparehistro yan sa LTO? Good thing po about sa e-bike is no license, no registration needed po. So hindi na natin siya kailangan iparehistro or mana ng lisensya dahil pasok pa rin po tayo dun sa category ng LTO na L1, which wow. Is tumatakbo lang po siya ng 45 km per hour. Ayos, ano? So bibili ka ng unit kasing lakas or parang halos kaya niyang pantayan yung bilis ng motor, no? Yes. Pero mababa yung presyo. Ito pa isang tanong ko. Malakas ba sa kuryente yan pag ginarge? Yung electricity consumption niya naman, sir, para ka lang pong nagcha-charge lang din ng cellphone. Let's say merong madadagdag na 15 to 20 pesos sa consumo mo sa kuryente. Oh. Sa isang full charge niya. Okay, ah. Yung mga ganito, Alfred, may mga available pa ba kayong kulay niyan? Yes po. Actually, sir, itong color na to, sir, is limited color siya. So, meron tayong available na white nito, tsaka ito lang po. Yung mix ng blue and red color na to. Parang Philippine flag, no? Yes po. Ganito, guys. Tingnan nyo naman yung forum. Itong mga nandito sa basket, Alfred. Ayan po. Ayan yung inclusion niya, sir. Meron siyang kasamang raincoat tsaka helmet for safety na. Okay. Tsaka maganda rito, Alfred. Makikita natin dito, may pedal pa siya, no? Yes po, may pedal. Ang malupit nito, malobat ka man, malayo ka pa sa pupuntahan mo, makakarating ka pa rin, eh. Yes po. Kasi may pedal siya, no? Kaya walang pangamba sa mga ganitong unit. Tsaka maganda dyan, may angkasan, may footrest, tsaka ito may extra footrest pa rin dito. Yes, no? Po, para naman sa driver yan. Marirelax talaga. Yung mga ganito, ilan ang weight capacity niyan? Maximum weight capacity? Maximum weight niya po is 200. 200? 150 to 200 is the maximum weight po ng unit natin. Pwede na rin, ano? Pakiulit nga natin yung presyo. Yung presyo natin po is from 21,000, ngayon po is 19,500 na lang. Yun, malaking bagay na rin yung mga di-discount nyo rito, no? Yes po. May mga ano ba tayo rito? Halimbawa, gusto nilang ipa-deliver yan. Kaya ba nating i-deliver kahit sa saan lugar? Nagdi-deliver naman po tayo. So, dito po sa Waymaker, inform ko lang kayo, yung delivery natin is after work duty po or after duty hours. And ayun, yung way of delivery natin, sir, is dinadrive na rin po yung unit para matest na rin natin. Paano kung halimbawa, syempre, Cavite to, pas sa mas malalayong probinsya pa, kaya ba nating dalhin? Yes, sir. Regarding naman po sa mga ganyang situation, si customer po yung mag-assist or magsisettle ng delivery niya via courier, okay. Lalo po for transport line. Ano naman yung mga mode of payments natin dito? Yun. Pwede po tayo magbayad through GCash, bank transfer, or cash basis po. Meron din kayong home credit? Yes po. Para naman sa installment, sir, pwede po kayo mag-apply through home credit. So mas maganda po kung may record na kayo, nakapag-loan na kayo before. Magiging mas mababa po yung magiging down payment. Ano-ano ba requirements pag kukuha sila ng installment via home credit? Sa home credit po, magdala lang kayo ng one valid ID and cellphone nyo. At syempre, yung pan-down natin. Ganun lang kadali? Yes po, sir. Wow. So, nalaman nyo yung mga detalye nila, no? Kung paano or kung paano kayo nga makakakuha ng installment ng mga unit dito. Kahit anong unit na yun, no? Yes po, yung binanggit natin, no? So, ito, anong unit naman to?
So, halos yung spec siya, sir, ni SD. Siya naman po yung LY natin. LY, yes, tawag. So, love you yan, sir. Love you? Okay. Nasaan yung I? Love you lang. Love you lang. So, halos same specs po siya ni SD, pero same, magkaiba po sila ng appearance. Okay. So, yung capacity, distance, lahat po ng specs niya is almost same lang. Same na same lang. Eh, paano naman sa presyo? Sa presyo naman po, good thing din sir, kasi nagkakapareho din po sila. Pares 21,000 po, 19,500 na lang din po sila. So, mamimili na lang talaga sila sa itsura, no? Yes po. So, ito yung mga pagpipilian nyo, guys. So, ito guys, kung mapapansin nyo, parang pa-square yung kanyang headlight. Pagdating naman dito, talagang classic ang datingan. Yes po. Look, ang kanyang headlight. Tsaka pare-pares na silang may ano ah, may keyless features. Yes po. May anti-theft alarm na rin yung mga yan. Tsaka mga LED na rin yan ah. Ilaw na nakakabit yan. Kaya visible na visible yan sa gabi kapag ginagamit nyo yung mga ilaw na. Sa ganito, may mga available pang kulay. Yes po, meron pa tayong silver tsaka red yan. Tapos free helmet din. Free helmet din po and rainbow for safety na rin. Okay. So yung ganito. Ito naman sir, ito yung pinakamabilis sa lahat ng mabilis nating unit. Pinakamabilis sa lahat ng mabilis. Ayun po. Na unit. Siya okay. Po is, dito po ang mga kaway. So kailangan natin, mas nire-required namin po na may license yung magdadrive ng ganitong klaseng unit. So introduce ko lang po sa inyo sa N9. So siya po is 2000 watts motor power. Uy. 72 volts, 20 ampere po yung kanyang battery. Speed niya naman po is 95 kph or kilometer per hour. Wow. And distance po is 80 maximum. Grabe to ha. Malakas at pangmalayuan. Pangmalayuan. Itong unit na to. Grabe, tingnan nyo naman yung braking system niya, guys. Oh. Naka-dual brake system, naka-dual disc brake system. Naka-dual disc brake yan, harap at likod. Tsaka kung papansin ninyo, akala mo naka-aftermarket na, no? Yes po. Tingnan mo, oh, yung mga nakakargang pyesa sa kanya. Tsaka ito po, oh, tingnan mo naman yung headlight niya. Naka-triple projector lamp yan, kaya talagang sobrang lakas. Tsaka may daytime run, tsaka may daytime running light. Ah. Yes po, tama. So, tingnan nyo, dito sa handlebar niya, ganun din. Kala mo naka-aftermarket na, no? Brake lever natin, handle grip, tsaka itong mga baso, no? Yes po. Grabe, oh. Solid. Kati signal light niyo, LED na rin talaga. Tsaka pwede ka rin mag-angkas dito, eh. Yes po, pwede, pwede. May backrest pa nga siya, guys. Tsaka wide po yung compartment niya, sir, up to 13 liters po. Ah, malaki yung compartment niya. Ayun, oh. So, kasha ba dyan? Isang helmet? Kasha. Sobra pa? Sobra pa. Maluwag pa. Meron din siya, ang kagandahan dito sir, meron din siyang main breaker power. Safety breaker. Yeah po. Safety breaker. If ever na yun. Opo, if ever na hindi nyo magagamit sa unit for at least 3 days, mas maganda po nakapatay yung breaker para nasa-save natin yung power. Okay. So isa rin, isang bagay rin yan para maging safe yung unit natin. Yes, tama. Kung sakaling ipaparada natin sa kung saan mang lugar, pwede nating i-off. Para kahit na subukan nilang kalikutin, hindi nila mapapaandar, no? Yes. Okay, no. Okay. So yung ganito, N9, nasa magkano naman presyo? Yan. Si N9 naman po, is cash price niya is 54,000 po. 54,000 pesos, guys. Pagdating sa ganitong unit. May mga kulay pa ba silang pagpipilian dito? Yes, sir. Meron pa po tayo niyang red at may mga parating pa po tayo. Black, saka white. Sa mga naghahanap dyan ng pangmalakasang two wheels, eto si N9, nag-aantay na sa inyo dito sa Waymaker. Talagang pangmatindihan at talagang pangmalakasan yung mga ganitong klaseng unit. Ayan o. Diba? Sa mga naghahanap naman ng mga classic look at talaga naman pang chill ride lang, no, ang datingan, meron silang available na ganitong klaseng unit. Ano naman tawag sa ganito, Alfred? Sir, para naman sa mga feminine na customer natin dyan, napangalala ko naman po si Ava. Ava? So si Ava po, more feminine talaga yung style yan. Kaya mapapansin niyo sir, classic po. Oo nga eh. Ang classic siya. So naka-front disc brake naman po siya. Ayun o. Disc brake na. Battery naman po niya, 60 volts, 20 ampere. So 800 watts naman po yung motor power. 800 watts. So itong 800 watts, gaano kabilis tumatakbo to? So yung speed niya naman po is around 45 to 55 kilometer per hour po. Gaano naman kalayo? Yung distance naman niya sir is kaya niya mag-reach at least 60 kilometers. 60 kilometers. Sa ganito, nabanggit mo kasi kanina dito eh, kailangan kumuha ng license at iparehistro, di ba? Eh yung ganito. Ito naman po yung may
pinagtrabahan nila. Si Aba naman po is hindi na kailangan ng license and registration dahil po, again, hindi po siya tumatakbo ng above sa 60 km per hour. Oh, so, mas okay. Mababa po ng konti yung takbo ni Aba dun. So, goods pa rin po kahit wala tayong license or registration. Pero kinakailangan syempre mag-helmet ka pa rin para sa safety, no, sa mga ganitong unit. So yung ganito magkano? Ito naman si Aba po is 35,000 na lang po siya ngayon. 35,000? From 38,000 na lang po siya. So less 3,000? Yes po. Tsaka may kasama pang top box. Yes sir, may top box na po siya bukod pa dun sa compartment natin. May compartment pa siya sir. Oh, mukha nung pinakita mo ron, yes, may compartment din. So dito, ano naman to? Siyempre sir, kung may feminine, siyempre may masculine. Ito naman po si DJ. So, DJ? Mas malakas naman po yung DJ natin yan sir. Naka dual disc brake din po siya kung mapapansin nyo. Almost same siya ng appearance ni M9. Hmm. Pero mas mababa po ng konti yung speed na kayang ibigay ni JD. Ano ba ang speed natin dito? Si JD naman po is tumatakbo lang din ng 55 to 60 kilometers. Pero mabilis pa rin yun, ha? Yes po, 55 to 60 kilometers. Gaano naman kalayo ang distance na pwede niyang ma-reach? Distance niya naman po is 65 hanggang 70 kilometers. 65 hanggang 70? Depende, yes, no? Po. Depende sa kalsada at depende rin sa driving habit ng gagamit, no? So yung ganito, may mga available pa ba kayong kulay niyan? As of now sir, yung blue na lang po yung nag-iisa nating color. Pero if ever meron pa kayong mga preferred na kulay, pwede po natin yung provider i-order sa ating manufacturer. Okay. Tanong ko na rin Alfred, gaano katagal ba ang charging time natin sa mga ganitong unit? Yun, normally sir, kapag drain po ang isang unit, normal charging time niya po is 6 to 8 hours. 6 to 8 hours. Okay. So magkano nga ito? Si DJ naman po is 38,000. Yung mga binabanggit ba nating presyo dyan is fixed price na ba yan? O yes, may mga po, discount pa? Yes po, yung lowest price na ba yan, kaya natin ibigay. So naka-discount na talaga? Naka-discount na po sila. Okay, kanina nga dito, less 3,000 eh, no? So yan ang talaga ang pinaka-mababang presyo. Kahit na mag-canvas kayo sa iba, dito pa rin kayo siguradong pupunta dahil sa sobrang mura at mababa nga yung kanilang mga presyuan. So Alfred, ano pa ba yung mga available nyong unit dyan? Sa 3 wheels naman natin sir, yung pinakamaliit natin. Pero isa sa best-seller pa rin. Ano naman ng tawag dyan? Way 001. Way 001. Differential motor naman po yung gamit natin sa kanila. So, mas safe. Baga, sir. Yung motor power niya naman po is 500 watts, 48 volts, 20 ampere po yung battery na naka-install sa kanya. Mm-hmm. Meron po siyang foot brake and adjustable seat para sa tatlo o dalawang sakay. Pwede ba natin i-demo? Yes, syempre po. Pakita natin. So yung setup natin ngayon dito, nakapang-isang tao. Single po siya sir, para po makita ni customer yung basket or yung compartment na pwede niya kapaglagyan ng mga stuff na, na pinamili niya. Okay ito, no? Opo. Pero okay, if ever meron siyang angkas, yan. If ever naman po na may angkas si customer, pwede niya pong gawin dual or double. Tatlong tao na siya ngayon. Tatlong tao. Isa, dalawa, tatlo na pambata. Kasama pang bata, no? Yes, guys, so, transformer. Parang ganun ang dating yes, nito. Naka-digital panel gauge na rin tayo rito, guys, ha? Tsaka may speed level, drive in reverse. Siyempre, kagaya din naman ng mga normal na unit, meron tayong on and off na ilaw, signal light, at bosina. Ayan, no? Diba? Tsaka nakaka-release features na rin siya. Yes, ma'am. Tsaka hindi lang yan yung basket niyan. Dahil sa unahan, meron din siyang basket. Guys, ano sukat ng gulong nito, Alfred? Ayan po. 3.0 by 8 po yung sukat na gulong. Na tubeless size tire 8. Po yan. Size 8 tubeless tire, guys. Yes po. Diba? Sa mga naghahanap ng ganitong unit, pang small family, no? Yes po. Okay na okay ito. Kasama na yung trapal niyan? Yes po. Kasama na po yung trapal tsaka yung automatic wiper natin, sir. So, kompleto na siya, sir. Sasakay na lang po yung ulang. Magkano naman yung ganyan, Alfred? Ito naman po, naka-lowest price siya ngayon, sir. Original price niya po is 35,000. Ngayon po, naka-27,999 na lang. Wow. So malaking bagay din yung ano ha, or malaki rin yung binigay niyong discount yes, dito po. Ngayon. Lowest may price lang. May mga kulay pa ba 'yan? Yes, meron po tayo yung green, gray, tsaka po black.
black and gray. Yung mga options full time. So hindi lang to available nyo. Dami nyo pang mga available dito. Alfred, ano yung next na unit na papakita mo dyan? Ito naman po yung isa sa pinakamalaki nating unit para naman po sa mga naghahanap ng pang-family talaga. Okay. Unit. Ito po pwedeng tingnan or visit. Si Mini Ross po. Mini Ross? Yes. Anong version to? So si Mini Ross naman po yung version to natin ng Mini Ross. Okay. So, ito naman sir, mas bago yung itsura niya, yung appearance niya. Makikita niyo sir, naka-power steering na po siya. Kita natin ha. Naka-power steering na pala to guys, oh. Ayan. Naka-power steering po siya sir. Brake and gas pedals na po siya. Pedal type na. Tsaka napansin ko may matic na ha. Oo po, may matic siya sir. Meron na rin siyang top load and spare wheel na kasama sir. Yun oh. So napakarami niyang pwedeng ilagay. Kayo man is loaded. Ilang tao naman ang pwedeng isakay sa ganito? 4 to 6 person po, kasha dyan sir. 4 to 6 person? So, yung load weight nyo naman sir is 350 hanggang 400. Oh, mabigat din ha, ang pwedeng sumakay sa kanya. Gano'ng katagal naman ang charging time nito? Yes, na e-bike naman po, almost same lang ng charging time. Normal charging time pa rin po is 6 hanggang 8 oras. 6 hanggang 8 oras. Ano size ng gulong? Ito naman po, 90 by 100 naman po. 90 by 100, guys. Tubeless tire din po yan, front and rear. Malaki na gulong nito ha, tsaka mataas na yung ground clearance niya. Yes po. Kasi naka 100 na yung sukat ng kanyang gulong. Ito yung itsura niya sa harap guys oh. Ay baka masaga sa akin, sayang yung pagwapo ako. Eh si Kuya Edwin oh. Nakasabay natin si Thales. Kakawig pala talaga kita. Noonin ako naniniwala pero okay. Naniwala na. Kuya Edwin TV ha. Pakisubscribe naman ako yung mga fans nito. Gwapo na to. So, magkano naman ang presyo natin dito? Ayan po. Si Mini Ross naman po is 125,000. 125,000. Yun na yung pinakasagad na yes presyo po natin. Lowest price na yun. So, from 135, 125 na lang po siya ngayon. Yun. Sa 125,000, ano-ano mga kasama nun? Ayan, may kasama na siya Sir Trapal. Tsaka lahat po ng previous niya is naka-install na po. Katulad ng wiper. Tsaka ayun, yung upload yung spare wheel niya po. Yung isang to mukhang heavy duty rin eh. Heavy duty dati yan. Dati ng bumper, sobrang aggressive ng kanyang mga knobs. Tsaka yung ilalim nyo. Solid. So itong 4 wheels naman na to. Ito naman sir, yung Chandler V3 or version 3 naman natin sir. Ano naman ang kaibahan nitong 4 wheels na to dito? Ito naman po, mas maliit siya ng konti. So sa kanya naman po, price range niya is from 70, 65 na lang po siya. Okay. Itong ganito, ilang watts naman to? Ito naman po, 1000 watts po yung motor power niya. Differential motor pa rin yan sir. 60 volts, 20 ampere pa rin. Pang gaano kalayo to? Ito naman po, nagre-range siya ng at least 55 to 60 kilometer po. Uy, malayo na rin yung ha? Yung speed niya naman sir, is for normal speed pa rin po. 35 to 40. Tapos, gaano kabigat ang maximum weight capacity niyan? Load weight naman po is 250 to 300. 250 to 300 kilos, guys. Tapos, napansin ko yung mga armrest niya, no, Alfred, no? Opo. Adjustable armrest. Yes po, adjustable yan. Pwede mo siya iangat whenever na nasa TV mo or mas preferred mo na maluwag na upuan. Tsaka napansin ko, yung pinakabalot ng upuan niya, leather na. Naka-leather seat na guys. Tsaka yung ano niya, yung pinaka-backrest niya, may dimples. Yes sir. Ayun o, may mga dimples pa. Tsaka kakaiba yung kulay ha. Usually kulay black lang yung mga ganito. Ito kulay brown. Brown yung pinaka-leather seat niya. Tapos may basket siya sa likod, no? Opo. Na closed basket. Yes po. Tapos, closed compartment. Okay. So, meron din siyang spare wheels. Eh. Yun, no? Meron siyang kasamang tire with mugs. Kung ano yung naka-install sa kanya, Fred, ganun na rin yung nakalagay sa kanya. Eh, no? Yes po. Yung pinaka-extra niya, no? Wow. Nabanggit nga pala natin yung basket sa likod, ano? Hindi lang yan yung basket niya, dahil yung pinaka- passenger seat niya na itutumba or na i-convert into cargo. Yes po, tama po yun sir. Ito pa oh, then meron pa siya. Additional basket pa rin po or compartment, nasa harap naman siya sir. So, pangkargahan din pala tong isan to. Yes no, po, pangkargahan din yan sir. Ito may bumper na rin.
automatic wiper, may kasama na rin siyang crown light. Opo. Saka hindi lang yun sir, meron pa siyang additional na reverse camera. Uy, may extra special features pa pala to ha. Yes po. Meron siyang back camera. Ito yung pinaka-monitor ng back camera niya guys. Actually sir, sariling gawa po to ni Waymaker. So ito po yung pinaka-latest nating model kay Chandler. So ito po, ang tinatawag siya na Chandler Pogi. Chandler Pogi? Yes po. How? Oh. Chandler talaga. Pogi, dahil sobrang pogi niya talaga, sir. Busog sa specs yan, sir. Chandler Pogi. Ito pa pala isa, oh, na maganda na napansin ko dito kay Chandler Pogi. Yung side mirror niya, may signal light na. Yes po, tama. Woo! Yun na yun naman, oh. Ayan, nakalagay nga, oh. Waymaker Cycle Center. So, ito pala, yung sariling brand nyo. Yes po. Oh. Magkano naman tong ganito, Alfred? Yun. From 74 po, naka-introductory pa rin siyang price. So, pinakamababa natin may offer dyan is 65,000 pa rin. 65,000 pesos. Nga pala, binanggit mo na kanina, no? At least alam nila or nare-recall nila yung presyo. Meron na rin siyang audio system, oh. Nakakita ko yung kanyang ano, speaker. Audio system. Pwede kayong makinig ng radyo. Pwede rin kayong mag-Bluetooth. At pwede rin kayong magsaksak ng USB dyan, guys. Audio system na siya. Tsaka keyless features na rin. Yes. Yan, may mini fan, may trapal, kompleto na rin, no? Lahat ng kailangang ilagay sa electric vehicle, eh, nandito na. Umulan, yes, umaraw, may trapal tayo, di ba? Tuloy lang ang maneho, sir. Tuloy lang ang maneho, palag-palag. Yung mga ganito, ano pa kulay na available? Yan, naparaming kulay natin available nito, sir. Meron tayong white, meron din tayo dyan na ash blue tulad dito sir, yung pink, purple, green, yellow, at saka red. Ito ba yung pink? Ito naman po yung pink. Ayun. Kaya lang, ito naman sir, yung naunang version kay Pogi. So ito yung version 3 talaga. Ah, version 3. Ayun, so ito po. Version? Latest version to. Yung pangalan niya po is Chandler Pogi. Chandler Pogi. So ito yung pinaka mas una rito. Opo. Anong difference nilang dalawa? So yung difference naman nila sir, sa specs po, siya naman po is 800 watts lang. Si Pogi po is 1,000. Okay. Tsaka ito, may back camera na rin ba ito? Yes po. Meron din naman siya ng mga features katulad ni Pogi. Pero yun po, again, mas mababa ng kaunti yung wattage. Differential wattage. Sa wattage lang nagkatalo. Yes. So, magkano dito? Same as Chandler Pogi po, naka 65,000. Inform ko lang po ang mga kaway natin sir, kaya po sila naka 65 lahat dahil naka drop price po sila. Pero yung original price nila po is magkakaiba. For example sir, si Chandler Pogi, original price niya is 74, naging 65 na lang. Siya naman po is 70, yung original price niya, 65 na lang din. So, mas malaki binaba nito? Yes po. Tsaka upgraded version? Yes po. Same introductory price siya. Yun. So, kung ikaw, Fred, siyempre. Siyempre, sa Pogi tayo. Sa Pogi tayo. Pero same price lang din sila. Yes po, same price lang. Ganun din yung loob niya, Fred, no? Yes po, almost same lang sila ng itsura. Ganun na ganun din. Mas kaya lang ng kumbaga, mas in-upgrade lang yung mga upuan natin. Sir. Tsaka ito, open basket po eh. Oh. Yes po, nakabasket. Yung isa, close basket na or close compartment na talaga. Ito. Ito naman yung version 4 natin, sir. So mas mataas naman siya. 800 watts din po siya, sir. Pero yung appearance niya mas slim ng konti tsaka mas pinataas. Sino mas latest version? Si Pogi o ito? Si Pogi pa. Ah, si Pogi pa rin. Si Pogi sir is last July lang. Ito? May. Ano naman ang specs nito? Yun, 800 watts pa rin po, 60 volts, 20 ampere. Almost same pa rin kay version 3. Yan na po, sa appearance nila medyo mas pinataas po siya. Yan. So tinaas po yung mga suspension natin. So kay V3 po, yung suspension size natin is 125 mm. Siya naman po is mas tinaas natin ng konti. So 135 na po yung suspension size. So mas nakalift to? Yes po, mas nakalift siya ng mas mataas ang ground clearance nito? Yes po. Oh, okay. Tsaka yung ano nito, yung pinaka bumper niya, parang bigote. Kung ikukumpara nyo dito, simple lang na bilog ito, nakapaganon. Parang bigotil yun. Solid yan. Solid. Yan yung forma niya. Ito yung loob guys. So, same na same lang din no. Kasi may extra tire with mugs. Yes, naka-close basket na rin. May electric fan. Kung ano rin yung mga nakita natin dito sa mga four wheels.
nandito rin sa kanya. Mapapansin mo lang dyan, sir, iba yung back fender niya. So, mas nakalabas yung gulong natin sa likod. Tama. Kesa dun sa mga unang-unang version. Oo, nakabukod na tapalodo. Yes po. Kasi yun nandito, nakasama na eh. Hmm, kumbaga sa kaka talaga eh. Saka. Ito, nakaseparate yung tapalodo. Tama po. Okay, tsaka ito, iba yung ano niya, crown light niya. Ito kasi hati eh. Ito buo. Buo yan. So magkano naman dito? Yun, 65 pa rin po. Same price pa rin. Dahil sa naka-drop price po siya, 65 lang po lahat ng 4 wheels. 65 natin. Guys, kahit anong 4 wheels na mapili nyo rito ha, 65,000. Ito? Ito naman yung pinakauna nating Charger, sir. The original naman po yung codename nito, sir. The original? Yes po, siya po yung original Charger. Wala po siyang ibang dinagdag ni specs. Kumbaga, stock. Stock. Kumbaga ano to, yung base. Pinaka-basic. Tama po. Basic. Walang pa-camera, yes, walang spare tire. Yun yung mga wala dito eh. Ano pa ba yung mga wala dyan na meron doon sa mga naipakita natin? So yun, sir. Yung mga features naman na wala siya, yung reverse camera, sir. Yung mas wide na upuan sa leather. Pero po, yung tibayan quality naman, yung quality niya, sir, is kayang-kaya makipagsabayin sa mga latest version natin. Ilang watts naman yan? 800 watts po, differential motor pa rin. Naka tubeless tire, size 8 po yan. Meron pa rin tayong spare wheel tsaka basket sa likod. Meron pa ba itong extra wheel? Parang yes po. Hindi lang nakakabit. Oo po. Nakakabit pa natin yun ang spare. Hindi pa lang pala nakakabit. So ang wala lang pala dito yung back camera. Back camera lang, sir. So magkano naman dito? Yan. Ito naman po yung mas pinababa naman siya ngayon. 60 na lang po siya. 60K? Original price niya naman yung 65. Sir. So ito na pinakamababang 4 wheels niya. Yes po. 60,000 pesos guys. Open basket lang siya eh, pati yung nandun sa likod. Ito? Ito naman po yung LV natin, so... Iba po ba to dun sa mga naipakita natin? Opo. Walang kapareho to? Walang kapareho. Ito po, wala siyang camera, sir. Wala siyang reverse camera. Pero, isa naman siya sa pinakamalalakas na 4 wheels natin. 1,000 naman po yung wattage ng motor. 1,200 watts naman to. Hmm. So, ito malakas ang arangkada? Yes po. Ano yan, sir? Durable talaga. In terms of ahon, kayang-kaya niya ng basic na basic umahon. Malakas sumatak sa mga ahon. Yan, so yung ganito, ano battery niyan? Ano specs ng battery? So yun po, yung battery niya naman po, same lang sa mga 4 wheels natin. 60 volts, 20 ampere. 60 yung, volts, opo, 20 ampere. Mas tinaas natin yung controller power niya, tsaka yung differential motor. Gano'ng kalayo pwede marating? Yun, 65 kilometer po, maximum yun. Napansin ko may extra tire din siya. Yes po. May mini fan. May mini fan din yan. Adjustable din yung armrest. Yun yung mga nakakabit sa kanya. Same lang din halos ng mga nauna natin na ipakita guys. Floor matting natin. Halos magkakamukha lang sila sir. Nagkakakala na lang po sa specs. Sa specs. Ito magkano naman? Ito naman po yung 65 pa rin. 65 pa rin. Nakahilera pa rin. Ito pa rin pinakamababa. Yes po. 60K. 65,000. So ano pa yung mga available mo dyan, Alfred? Ito naman sir, yung pinaka bestseller natin sa lahat naman ng bestseller. Si Daisy. Si Daisy? Bakit naging bestseller to, Fred? Paki-explain mo naman sa amin. Yun po, dahil sa lowest price siya, 42,999 lang po yung presyo ni Daisy. 42,999? Yes po. Okay. 48 volts, 20 ampere po yung naka-install sa kanya. At ang kagandahan dun, sir, pwede mo siyang i-extend or expand up to 60 volts, 20 ampere. So, upgradable? Yes po. Pwede. Okay. So, yung stock na nakakabit sa kanyang battery, pang hanggang kano kalayo na yun? Yun, yung 48 volts po, it's nag-range ng 45 kilometer po. Eh, paano pag in-upgrade nila? Pag in-upgrade nyo naman po, pwede nyo na ma-reach yung 50 to 55 kilometer. Kasi okay. Po, naka 60 volts na. Mas lightweight. Magkano additional nun? Yun, sir, bibili lang kayo ng isang pirasong battery para maging 60 siya. Or, bibili kayo, pagpapalit kayo ng isang set ng battery. 48 volts into 60 volts. Dito ba, Fred, kung sakali, i-upgrade nila to, makakabili rin ba sila sa inyo ng battery? Yes po, lahat po ng piyesa po na kailangan nyo sa e-bike for upgrade man or repair, lahat po is available sa atin from smallest to biggest. So, spare. One-stop shop na tayo rito. Wow. So, ito ha, bestseller or pinaka talagang hinahanap-hanap dito sa Waymaker dahil sa baba ng presyo, sobrang luwag ng kanyang space. Marami rin nga pwedeng maikarga dahil ito ay naiko-convert din into cargo.
pangtatlohang tao rin. Yes po. Or hanggang apat kung kasing slim nyo lang din naman. Yes, katulad po, si Alfred. Sa likod naman, may basket din tayo dyan, guys. May basket din siya, sir. Yeah. Tsaka, sir, mas mataas din yung ground clearance niya dahil size 10 na po yung gamit nating gulong. So, walang pangamba. Kung sakaling may tubig man sa kalsada, hindi para abutin yung motor. Yes po. Hindi rin tayo sasahed sa humps dahil ito ay naka-size 10 na nga na binabanggit mo. Mataas ang ground clearance niya. Isa pa, naka-disc brake. Yes po, naka-front disc brake siya. Naka-disc brake siya. So yung quality ni Eunice tsaka yung spec na Daisy is kayang-kayang sumabay dun sa mga bigger units kumpara sa kanya. Kaya naman pala, bestseller to. Yes po, magkano po nga uli presyo? Ito naman po, from 46, ma-avail nyo na po siya hanggang 42,999. Yun oh, sulit na sulit na talaga. No? May mga kulay pa silang pagpipilian dyan. Yes po, meron tayong black, red, purple, gray, tsaka silver. Yun. Usually naman sa mga 4 wheels and 3 wheels nating mga unit, no need to register din naman yan, eh, no? Yes po. Basta 3 wheels and 4 wheels po. No goods na. Okay. So bukod dyan, ano pa ba mga available mo dyan, Lex? Fred, na pwede mong maipakita sa amin. Ayan. Dito naman po, isa sa pinaka matatagal natin at quality na unit, si Kona XB naman po. Ano tawag ulit? Kona XB. Kona XB. Ano naman ang special sa unit na to? Yan. Si Kona XB naman po, bukod sa mas malaki siya kumpara dun sa ibang 3 wheels natin, sariling gawa din po siya ng Waymaker. Ah, so Waymaker brand yes din? Yes po, Waymaker brand po talaga to. Tsaka original from Waymaker. Tsaka napansin ko, sa lahat ng mga 3 wheels na na-encounter ko before or sa ibang mga tindahan ng mga ganitong unit, meron siyang bukod tanging, siya lang ang merong bumper. Yes po, tama yun. Eh, no? Siya lang ang meron yun. May crash guard siya, or para kahit sakaling, wag naman sana, no, mabangga yung unit, may defense eh. Yes po. Hindi ka agad direktang tatama sa kaha ng unit nyo. Isa to sa pinakamagandang unit, quality ng unit namin, sir, dahil yung suspension nito sa likod is apat po. Apat? Hindi lang siya basta dalawang suspension, kundi apat, sir. Na suspension so, nakakabit sa kanya. Durable to, pagka siyempre, ganyan. Siyempre, sir. Ilang... Pwede mo i-dance sa lubak yan, sir. Pang rough road, no? Pang rough road, kumbaga. Off-road. Ilang kilo ang pwedeng sumakay dyan? Yung regarding sa kilo naman po, up to 300 kilos po, kayang-kaya isakay ni Kona XB. 300 kilos? Biro yung 3 wheels lang, ganun kabigat ang pwede niyang... Tag-isandaan, ano? Pang hanggang tatlong tao rin to, no? Tatlong tao, sir. Kung tatlong kasha ang apat, sir, pwede mong isakay ang apat. Depende na lang sa size, no? Ng uupo, no? Yung ganito, 800 watts din ba to? Yes po, 800 watts pa rin siya, sir. 60 volts, 20 ampere. Same pa rin ang mga distance, maging nung speed ng mga binanggit yes, natin doon, no? Regular speed pa rin tayo, sir. 30 to 35 kilometers per hour. Tsaka napansin ko, naka-disc brake na rin siya, Alex. Fred, po, no? Yung front disc brake system natin. Tsaka ang ganda ng ano niya, ng suspension niya. Hydraulic shock po yung gamit natin. Guys. Hydraulic shock. Tsaka yung formahan, guys, oh, alatang matibay, no? Pambunggua kasi may bumper siya, Di ba? Tsaka may yung pinaka side mirror niya. Yan, may signal light na. May signal light na rin. Yun. Tsaka may basket din siya sa likod, Fred, no? May basket siya sa likod, guys, Yan. Basket niya. Luwag, ang laki ng basket niya. Yes po. Tsaka convertible din to into cargo. Yes po, tama yun. Handbrake, foot brake. Keyless features, may bulsa, may audio system, may minifan, may trapal. So yun nga, meron pa siyang crown light at signal light sa mismong side mirror. So yung ganito, Alfred, magkaano? Ayan, si Kona naman po, from 59, ma-avail nyo na lang po siya hanggang 55,000. Yun o, 55,000 pesos na lang, no? Kasama na lahat ng mga binanggit nating mga nakakabit sa kanya. Loaded na lahat yun, sir. Oh, sulit na. Ito yung mga kulay, ha? Black, white, tsaka itong... Ash blue. Mas ang mga kulay na pwede nyo pagpilihan, ha? So bukod dito, Fred, ano pa ba yan? Mga available yan. Nyo dyan? Ito naman, sir, yung bunsong kapatid ni Daisy. Bunsong kapatid? Opo. Bakit tinawag na bunsong kapatid yan? Kung siya po si Daisy 007, ito naman po si Way 007. So anong pinagkaiba nila? Opo. Mas mababa naman yung wattage ng motor nito, sir. Mas maliit ng konti yung gulong niya. Size 8 lang po yung naka-install na gulong. Drum brake system po yung naka-install sa kanya. Ilang watts naman to? Ito po is 600 watts. 600 watts. Kumbaga, sabihin na lang natin downgrade version. Pero sa size? Sa size, same lang po. Same size. Okay.
Napansin ko ang ganda ng trapal niya. Mas maganda yan. May reflector. Tsaka yung ilalim, shade. Tama. May shade. May shade kasi para hindi ganun kainin. Okay, goods. Tingnan nyo. So, kung downgrade version to or sinabi mo kanina na bunsong kapatid, magkano naman? Ito naman po, from 42, maabil nyo na po siya hanggang 38,500 na lang. 38,500 pesos. May 3 wheels ka na na pang pamilya. May 3 wheels ka na po. May basket din ba sa likod to? Yes po, meron din, sir. Tsaka meron din sa harap. Meron din sa harap. Naka-automatic wiper din siya, sir. So, rain or shine, ready-ready pa rin siya. Kasi may trapal din, eh, no? Tsaka nako-convert din into cargo. Tama po. Wow. Ayan guys, pwede nyo pang kunin sa home credit yan. So, Fred, meron ka pa bang unit na pwedeng ipakita sa amin dyan? Ang natitira na lang natin, sir, is yung pinaka-daddy natin or yung Big Ross natin. Yeah. Big Ross? Pinaka-malaking units namin. So, ito po yung pang-family talaga, sir. Pang ilang tao po yan? 6-8 po yung kaya niyang isakay, sir. 6-8. Opo. Rinig nyo yun, guys. 6-8 tao ang kayang sumakay sa ganitong unit. Ilan ang maximum weight capacity nito? Maximum load weight niya po is 450 to 500 kilos. Bro, okay guys, tingnan nyo naman yung forma. Pogi rin niya, Fred, no? Ibang klase. Ako ba yan? Ito nga pala si boss natin. Boss Nico. Pogi ba? Baka ako yun, sir. Kapatid niyo ba yung artista, sir? Si Polo Rabales? Ay, hindi. Si Richard. Richard? Merck. Oh, kaya nga pala ako sakasakaling wala si Alfred, si Sir Nico, pwede niyong hanapin, guys. Wala naman kayo bang mahanap dito kung mila ni Fred. Silang dalawa lang talaga. Tsaka si Sir, ano pangalan? Paolo po. Sir Paolo. Tsaka si Sir? Edwin po. Ako yung bagong mechanic nila. Sideline. Sideline. Pinaka bagong ano namin yan, kasamahan namin dito. Siya ang social media ano namin, influencer. Ano pangalan, sir? Edwin. Edwin. Last ano name po? Niya, TB. Ano lang po si Edwin na may TB. Oh. Yan. Stage 1 lang. Kung may nakakaluwag kayo, bigyan nyo naman akong gamot para sa TB ko. Yeah. Okay, ha? Isang follow lang. Tuberculosis. Tuberculosis. Nakita nyo naman, guys, ha? Medyo sabihin na natin may kalakihan itong mga nakasakay dito. Oh, medium size, medium. Makita nyo naman kung gaano kaluwag itong unit na to. Sir, ilang ticks pwedeng isakay mo dyan? Patay ka ngayon. Patay ka ngayon. Ay, hindi, hindi. Agutin mo maayos, ha? Nanonood si Mang Night, ha? Hindi kami, ang panuntunan namin sa buhay, happy wife, happy life. Yun! So, kung sa chicks, siyempre, chicks naman yung asawa ko. Yun! Tapos, sa likod, bahala. Meron pa dito. Meron pa. Hindi, kasi kami kung mag-chicks, dito sa likod, magtatabi sa amin. Yuck! Yuck! Okay, so dito, joke lang. Ilan ang pwedeng sumakay rito? Ayan po, 2-3% pa rin, sir. Yung dito, depende sa sukat. Depende pa rin sa sukat. Ayan, ayan, sample nyo, sample nyo. Kapag kakatulad ni Sir Nico, ayan, pwede po yan, dalawa. Depende sa size. Depende, no? Sa size. Kapag kakasin mo naman, sir, up to 3%. Tatlo. 2, 4. Yung mga physically fit, mentally retarded. Tatlo. Okay. Kasi dito tatlo. Tatlo, ayan. Tsaka maganda dito sa upuan niya sa likod, may ano, ah? May protection, no? May or tsaka may handle. Yun, no? Hindi lang yan, ha? Meron, pwede pa kayong kumapit dyan. Pwede mo tong kapitan, di ka tulad ng ex mo. Hindi ko makakapit, no? Para kahit mahulog ka, sasaluhin ka niya. Yung Naida, oh, may hugot, oh. Hindi baka move on, no? Yung kasi bisyo namin dito, eh, magmahal. Yun, magmahal ng ano? Mahal ng ano? Customer. Yun, para malang bumili. Yung Naida, oh, manood ka lang dyan, ha? Okay. Napansin ko, Fred, yung mga naka-install na gulong sa kanya, ganun din. Yes po. Yung extra. Yes po. Ano nga ba size ng gulong ito? 100x90 rin. 100x90. So mataas na rin talaga, no, yung ground clearance niya. Galing guys, tingnan nyo. Ano to, Fred? Para saan to? Ito naman po, isa rin sa safety features. Depensa. Ni Big Ross. Parang pinaka-depensa niya sa ilalim. Hindi ba ano to, tungtungan? Galing. Parang pickup, sir. Oo, parang pickup. Naka ano na rin siya, pedal accelerator na rin. Pedal yan, sir. Ano to? Tablet? iPad yan, sir. iPad?
Ano yan? iPad 1 gig. 1 gig lang? 1 gig lang. Ang tipid naman. May pwede ka na rin magsaksak ng USB rito guys, oh. Audio system na rin yan, no? Yes. At the same time. May pa-camera ba to, sir? Meron po. May pa-camera din. So, pag a-atras kayo, automatic, pag pinindot nyo yung reverse. Ayun. Lino, oh. Makita ka nga, sir. Ayun, oh. So, ano na rin, ah. Pinaka-monitor na rin niya, guys. Ito yung pinaka-panel gauge niya. Diyan niya makikita yung battery level, speed, tsaka yung pinaka-voltmeter. Diyan na rin. Matatrack nyo na kung aabot pa ba kayo sa pupuntahan nyo o hindi na. Tsaka nilapad ng ano niya, ng windshield niya. Ito yung pinaka-POV niya, guys, or point of view pagka dinadrive nyo na yung unit. So, kitang-kita nyo talaga lahat. Tsaka ito, sir, itong manibela na to. Power steering na yan. Hindi yan power steering. Power talaga. Power steering. Power kung sa power, guys. Tsaka kung mapapansin nyo, ha, yung mga function nito, parang sa sasakyan na rin, sir. Yes. No? Ito na yung parang sa sasakyan. Wiper. Ito na yung wiper mo. Sa kabila yung signal lights, tsaka yung flashing ng headlight. Galing, no? Meron din to. Tsaka meron na rin siyang keyless features, no? Yes. Tsaka anti-theft alarm. Tsaka yung sahig nito, napansin ko, ha? Ano to? Stainless? Stainless yan, sir. Stainless, guys. So, stainless longganiso. Kaya hindi kakalawangan yung pang-ilalim nito. Yeah. Hindi yan katulad ng ex mo na iiwan ka. Yo. Matibay yan. Pa rin makamubon. Tsaka ito, yung pinaka seatbelt niya. Retractable seatbelt na yan, sir. Oo, retractable seatbelt. So, para talagang makapit at di ka naiiwan. Yun, oh. Ay talaga to, Miguel, Ma'am Naida, oh. Tuloy-tuloy pa rin siya. Yun, oh. Para... Hindi na alis yan, hindi ka iiwan yan. Para ka naka-parachute, oh. Ganda. Oh, tapos, safe talaga. Manatili tayo nakawak sa mga safety handle. Yun, oh. LRT. Ganda nitong unit na to. Retractable na yan, sir. Bumabalik, no? Bumabalik yan. Hindi ka tulad ng X mo. Pina naman, no? Tsaka ito yung handbrake niya, guys. Nasa taas, ah. Ayan, nasa taas yung handbrake niya. So, madali mo siyang... Yun, no? Madali mong hilahin. Kahit para na... kahit iwan mo, hindi siya alis. Yun, okay. Eto, sir. Eto, uphill assist. So, para pag gusto mong umangat, tutulungan ka niya umangat. Mas malakas sa hila. Hindi ka tulad ng iba, pag gusto mong umangat, hilahin ka pababa. Ito pangat. Ito pangat. Oh, okay. Grabe yung explanation mo, sir. Puro hugot yun, ah. Meron tayo sa totoong buhay lang. Real talk. Yung handbrake, para pag mag-stop ka, hindi siya alis. Oo. Yung tulad ng ex mo. Iba ka hugot si sir. Tsaka ito, ah, yung crown light niya, adjustable na yan, guys. Yan, pwede mo siyang galawin, itutok kung saan. Pwede mo pa siyang ibaba. Sa taas yung lock niya. Nalalak pa, no? Yun. Tapos, ikot mo lang ito. Malalak mo na siya. Yun. So, nakatutok na siya. Hindi na siya tumitingit sa iba. Hindi ka tulad niya. Yung ganyan, sir. Naso magkano naman presyo niyan? Ah, muna lang ito. Sa lahat ng specs na nabanggit natin, 135,000 lang. Meron ka ng 6 to 8 seater na electronic vehicle. Yun. May mga kulay pa ba tayo yun, sir? Mga lumabas na kulay ni Bigos is white, meron ding red, meron din tayong black, tsaka galaxy blue. Gano'ng kalayo naman po ang pwedeng marating yan sa isang pwede, full charge? Sa isang full charge, kaya niya approximately 60 to 70 kilometers. Gano'ng kabilis naman po tumatakbo? Sa takbo, 40 to 50 kilometers per hour. Okay na rin. No need to register yan, sir? No need to register. 128, tama ba? Yes. 128,000 pesos, guys. 6 to 8 seaters na ang may uuwi mong unit dito. So, bukod dyan sa mga unit na yan, sir, ano-ano pa ba yung pwede mong ipakita sa amin? So, yan, guys, bukod sa mga nakita nyo dito sa Waymakers Nike branch, meron pa tayong ibang units na available sa warehouse. So, kung mga gustuhan yung unit, pwede nating orderin sa warehouse at ipadala dito. Ito, panoorin nyo. So, dito naman tayo sa Philippines ngayon. Ito yung isa sa mga nagbabalik naming lineup. Si Hershey. Hershey? Yes. Ang tamis ng pangalan, sir, ha? Tamis ko yan. Ang tamis, oh. Tingnan nyo naman. Hershey, pero yung forma, mabagsik. Yes. Ito yung mula noon, yung style nito, sir, ha? Mula noon,
hindi nagbabago eh. Kung may mga dumating mga bagong modelo, hindi nalalaos. Hindi nalalaos eh. Baga classic yun. Pogi, no? Yung mga ganito, sir, ilang watts to? Ito ay 60, sa watts, sa motor power niya is 800 watts. 800 watts? Wow, dati nasa 650 watts lang to, pero ngayon 800 watts na, guys. Ito, sir, pang ilan tao to? Kaya dito hanggang 3 tao, 3 adult. Okay. So yung ganito, sir, magkano? 60,000 lang siya dito sa Winnie. Oh, wow. 60,000 na lang pala to. Meron pa tayo isang 4 wheels na pang malakasan. Wow. Tingnan mo, yung itsura pa lang nito, sir, talagang yung nabanggit mo, a-agree ako eh, na pang malakasan. Tingnan nyo naman, no. Oh. Ano ba to, sir? Naka-steel bumper? Yes. Upgraded, tas naka-lip? Kaya ako po dito eh. Grabe, oh. Ito na pala yung Mini Bigross. Ano tawag, sir? Mini Bigross. Mini Bigross. Mukhang galing pa sa Autobot to, sir, ah. Custom ng Autobot. Tingnan nyo. Wow. Solid. Tingnan nyo naman yung ano niya. Yung kaha niya. Sobrang kapal, guys. Kung ano na to, ah. Hindi natatagusan ng bala. Solid na yan. Kapal, oh. Meron pa tayong crash bar. Tapos naka size 10, sir, ha? Yes. Ngayon size 10 na yung kulong namin yan. 100 na, by 90 by 10. Naka size 10. Ang lahapad. Happy. Tignan nyo naman. Meron pang ano, ha? Rack dito. Yes. Meron pa tayong top top dito. Ganda. Dito kasi, pwede mo nang katabi yung jowa mo. Pwede ka umidlip. Hindi na kayo maghihiwalay. Kasi tatali ka na niya. May seatbelt natin siya, guys. Pwede safety. Ka umidlip. Hindi umidlip pag matraffic. Hidlip ka dyan. Huwag, oh. Ayun naman. Sa kabila, mas maluwag. Mas maluwag. Mas ito, malapad pa. Kwarto. Gato na. Holding bed. Ito. Ito. King size na to eh. Oo. King size na kama. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki. 60 volts, 55 amperes. Okay. Ilang watts naman, sir? Ang motor power nito is 1,200 watts. 1,200 watts. Gaano kabilis tumatakbo, sir? Manufacturer's claim is kaya niya tumakbo ng 50 kilometers per hour. 50 kilometers per hour. Top speed yun. Yung kanyang range, gaano kalayo? Ang range nito is up to 60 to 70 kilometers. Malayo na rin. Sulit ka na rin dito. Presyo, magkano? 125,000. Uwi na. Minanalo na. Yeah. 120. Maglaki ko nga, bibili ako nito eh. 125, tama ba? 125,000. Dito naman tayo, isa pang pamalakasan. Ang mini e-car ng Remaker. Ano, sir? Mini Cooper? Mini e-car. Kasunog ah, mini lang. South Side. Hala ko, Mini Cooper na eh. Ano to, kotse? Yes, electric car na siya. Grabe, tingnan nyo naman yung labas. Oh, parang nga talagang Mini Cooper ang dating. Guys, tingnan nyo. Oh. Power ng motor natin is 1,000 watts. 1,000, uy, lakas nun ha. Gano'ng kabilis tumatakbo yung 1,000 watts mo na yun, sir? Dito sa e-car, kaya niya tumakbo ng 40 to 50 approximately kilometers per hour. Totoo ba yan, sir? Yes, depende sa load yun. Yung battery niya, sir, ano specs? 60 volts, 40 amperes. Gano'ng kalayo yun? Kaya na hanggang 60 kilometers. Wow, grabe to. Ilan tao kaya sumakay dyan? Sa adult, kaya niyan hanggang 3. 3? Pero bakit parang maluwag sa 3 to, sir? Yeah, yun yung pinaka-ideal niya. Yung pinaka-comfortable. Pero, meron kami isang customer nag-send sa amin ng pictures. Feedback ilan, niya. Ilan sila? Nakapag-3 sila sa likod. And then dito sa harap, nakapagsakay pa siya ng dalawang maliit na bata. So all in all, ilan yun, sir? Possibly, pinaka-maximum niya na is 5. Tatlong adult, tapos dalawang bata. 5. So yung ganito magkano, sir? So ang SRP talaga ni e-car is at 220,000. And itong dalawang units na to is under introductory price pa at 170,000 pesos. 170,000, guys. Meron ka ng electric na kotse. So ito po yung mga bago naming unit na pang kids. So mga gas type na po siya. So, gas meron type? Opo. So meron po kaming available na mini ATV. Mini ATV. Opo. Ilang cc tong ganito, ma'am? So 49cc po siya. Okay, 49. Anong fuel po nilalagay dyan? Gas po. Unleaded. Unleaded. Po. Yung pinaka-fuel niya, guys. Opo. Ilang litro po ang capacity ng gas tank niya?
1.5 liter. Tapos, yung 1.5 na yon, gaano kalayo na pwedeng marating nun? Mga 50 kilometers. Ah, 50 kilometers. Malayo ah. Tapos, eto ma'am, gaano kabilis naman siya tumatakbo? Dahil 49cc siya, sir, estimated na takbo niya 45. Wow, mabilis din ah. Tsaka pang malayuan din tong isan to, guys. Tingnan nyo. Yung mga ganyan to, masa magkano nyo po binibigay to? So, ito pong mini ATV namin is 12,000 po. 12,000. So ito naman po yung mini Vespa namin. Mini Vespa ang tawag. Ilang cc naman po yung ganito? 49cc po. Ah, 49 din. Medyo classic yung dati nga nitong isang to. Ito naman parang sporty. Or pwede siya pang adventure. Dirt bike. Ayan o. Dirt bike. Okay, yung ganito man magkano naman po? So ito pong mini Vespa namin is 12,000 din po. May compartment na rin. Uy, may compartment po. Pwede lalagyan ng dede, ma'am. No? Okay. Yon. 12,000. Yes po. 12,000, guys. Ito. Ito po, yung Enduro 87 is 8,500. Ah, mas mura to, ma'am? Ba't mas mura to? Ewan ko, basta mas mura yan. So, yun, guys. Nakita na natin kung ano-ano yung mga available dito sa Waymaker Cycle Center dito sa Nike Branch. Sir Nico. Sir Alfred, si Sir? Paolo. Yun, baka meron pa po kayong idadagdag, Sir. Yun, so kami nga pala ang bagong host ng Itbulaga. Medyo na. So, maraming salamat sa panonood. Please follow and subscribe kay Mr. Tardes Vlogger. Pa-follow na rin po ng page ng Waymaker Cycle Center Naik, Waymaker Cycle Center Gentry, Waymaker Cycle Center, at ang bago naming branch, Waymaker Cycle Center Valenzuela. Si Sir Alfred, baka may dadagdag po kayo. Para naman po sa mga walk-in na gustong mag-visit sa store namin, pwede nyo po kami puntahan dito lang po sa Ibayo Silangan. Dapat po ng Chokes to Go and RRJ store, malapit po sa BPU Well Gasoline Station. Nag-operate po kami 7 days a week from 9 a.m. to 6 p.m. Si Sir naman? Wala na. Okay na. Tumatanggap kami ng complete. Sa Chokes to Go baka naman. Yun, noong credit guys ha. So syempre nagpapasalamat na tayo sa lahat ng bumubuo ng Waymaker Cycle Center, sa mga boss natin, especially sa mga nakasama natin dito, kay Sir Nico, kay Sir Alfred, at si Sir Paolo. Sir Paolo. So maraming salamat kami po sa mga parangay nyo. Susugod bahay tayo, sir. Hindi, dadaan lang kami. Dadaan lang, okay. So, thank you. More power and God bless po. Thank Waymaker Cycle Center, Naik Branch. All right.